sabi kanina ni Gerald na parang inanalayan ka daw niya talaga ka love scenes ninyo. Ano yung mga earlier na concerns mo bago kayo nag-start ng taping? Wala akong concern. Well, ako naman, kapag comfortable ako sa co-actor ko at nandun na yung trust, nandun na yung tiwala mo sa kanya, I don't think na meron lang talaga. Kahit sila direct, sabi nila, okay lang ba yung sa direct, okay lang. As sabi naman, ka kasi naka-exposed ka daw kaya inaalalayan ka niya. Okay lang sa'yo yun. Exposed ba? How exposed? Exposed. mahirap kasi parang pero sobrang gentleman kasi kahit yung binubuhat niya ako, binababa niya yung dress or tinatakip niya yung ano, so may mga scenes na gumaganon din, so yung mga cleavage ganyan, mga ganun talaga siya. Kasi nga, syempre ako, wala. Ako naman, pag, di ba, pag trabaho, trabaho. Sabi mo, yung crying scenes, mas mahirap. Paano mo, anong ginagawa mo? Paano ka nag-motivate para tumulo ang mga tears? Minsan tinatawagan ko yung kapatid ko. Usap kami, ganyan, ganyan. Kwentuhan kami, tapos biglang, okay na. I think kasi, sometimes humugutin ako sa past experiences ko, pero kasi when you, ako kasi yung tao mapagpatawad, so nakamove on ako sa mga yun, wala na akong nararamdaman minsan din, so sabi ko hirap pala kasi you have to keep going back to that, so sometimes pag nagkukwentuhan kami na kapatid ko, dun na ako nagiging vulnerable. So kasi, di ba, okay ka naman your career as a social media celebrity. Eh, tapos ito, another ano lang to sa'yo. Parang feather on your cap, yung pagiging actress. Sa palagay mo ba, ipo-continue mo? I mean, with the, yung hirap, yung sacrifisyon na ginawa mo for the series. I like doing it. Iba kasi, when you love doing something, and andyan yung passion mo. So, ako naman, ever since I was young, I loved acting. So, definitely. Kailan ka ba nagsimulang ma-interest? Or... Nanonood ako sa mga teleserye ng ABS-CBN. Nandun kami sa Bahrain. Yung mama ko kasi mahilig siya sa mga teleserye. So, noong time na yun, TFC, yun, doon kami. And na-inspire ako doon sa mga, kahit hindi ko siya ganun ka-intindi. Kasi I didn't speak Tagalog. So, kahit pinapanood ko siya, umiiyak ako, pero hindi ko alam bakit. Pero yung story lang, kahit hindi ko siya naiintindihan, ang sarap niya panoorin. So, yung bonding namin ng mama ko noon was really watching. Mga ilang taon ka niyan? 5 years. Ay, ang bata. So, ano ka ba, sinali ka ba ng mama mo na mag... A workshop, oh, ganyan? Ah, hindi workshop. Pinapa-audition niya ako ng pinapa-audition. Okay lang yun sa'yo nung umpisa. Gusto mo rin? Pareho gusto kayo? Gusto ko siya, pero syempre hindi ako gusto. So, timing lang talaga. Mm-hmm. Isa ka ng superstar pagdating sa social media, girl. Ano yung tips mo sa mga, yung mga nagsisimula pa lang? Paano sila makakuha ng support? Paano makakuha ng support? First of all, life is not always kung ano yung nakikita mo na parang, ay, may ganito siya or meron siyang subscribers, ganito. Kasi ako, I started with so many rejections in life. From teleseries to commercials, lahat nag-audition ako. Lagi ako yung kinukuha. So, you have to really be tough. Kasi kung mahina ka at hindi malakas ang loob mo, kapag nag-give up ka agad, hindi mo na alam. Sayang yung opportunity. So, always, magpakatatag ka. Kasi yung industry na to, it's very hard. And minsan nakakaiyak talaga. And... but it will all pay off. Just be a good person. Wala ka dapat tapakan ng tao. And be yourself. Yun yung importante. Kasi if you try to be someone else, di ba, ang hirap nun eh. That's not yourself and that's not authentic. Okay. Ano yung ano, mga topics that you think are yung maraming hits at interesado ang mga tao? Topics? Yes. Sa iyong vlog. Ano yung mga gusto mong nilalabas sa vlog? Family ko. Oh, kasi ever since, they did not know me kung paano ako sa bahay, kung paano ako sa pamilya ko, kung paano ako bilang isang tao. So I got to really show that part through my vlog. So sana you can do that too. And di ba, malay? Kasi makikita na sa vlog mo yung ito, parang BTS, ganyan ba? Paano ba, what can we expect dun sa nakinunan mo dun sa taping ng mga family? Sobrang ganda niya. Alam mo, ako, gusto ko nang gawin. Gusto ko mag-edit na sa bahay. Ganun siya kaganda. And it's really, kasi bawat habang tinitake ko yun, grabe yung emotions ko na parang, shit, wow, grabe. Kasi makikita mo talaga yung mga ugali nila.
Pero wala naman napikunan sa... Walang napikun. Kasi ganoon naman sila talaga. Sobrang maalaga, sobrang haba ng pasensya, sobrang mga gentleman. And yun, ganoon talaga sila. Kahit sira ulo, sama na ulo. Alam mo yun, yung... Hanggang saan aabot yung pasensya nila, grabe talaga.